Yo, what's up guys? Welcome back po ulit sa ating channel, Calimate Online. Nagbabalik po guys. Salamat po at nandito kayo ngayon ulit. Samahan niyo ulit ako guys, i-update ko kayo ito sa 1996 5 Sobeys Series Coins. Kasi alam niyo po, iniisip ko kung ito pong 1996 na ito ay parang ano eh, medyo madalang na po ito eh. Ayan, nag-iisa lang din kasi itong aking 1996. Pag meron po ako nakukuha ang mga 5 piso na barya, paulit-ulit na lang. Pero itong 1996 po, ayan, parang sa tingin ko medyo madalang na ito. Ayan, kaya para masagot po yung ating mga katanungan, sasagutin natin yan sa pamamagitan ng website ng mga coin collector sa Lumista. So samahan nyo ako. At bago lang tayo magpatuloy sa mga bago lang sa ating channel, huwag po ninyo kakalimutan mag-subscribe at i-on ang notification bell para updated ka palagi. At siya nga palagi sa ano, karagdagang informasyon lang po ano. Ito po nga 1996 na ito ay kabilang po ito doon sa mga Overs 1 na 5 piso BSP series coin. Kasi sa akin po pagkakaalam ano, mula year 1995 hanggang year 2005, puro Overs 1 po yan. So wala po tayong ibang aasahan na Overs dito sa 1995 hanggang year 2005. Ayan guys, balik na rin lang natin. Ayan po ang Overs 1 na 5 piso. Yan. Makapal siya pero maninipis lang yung lettering niya. Pati yung year 1993. Okay guys, to. Punta agad tayo sa Lumista. Quick review lang tayo ngayon guys ano, para hindi kayo masyadong mainip. Ayan. So Lumista guys, sa website po ito ng mga coin collector, marami kasi nagtatanong ano, kung saan pwedeng makipagkalakalan ng mga kanyang barya. Pwede po dito sa Lumista. So ito guys, sa review lang natin, coins with this monogram were struck in Philippines. Coins without this monogram were struck in Canada by RCM in 1995, 1997 and 1996 yan, struck. Yung mayroon pong mint mark, yun na nga po. Dito ginawa sa Pilipinas, sa Central Bank of the Philippines. So, diretso tayo sa kanyang year para matalakay natin. Yan. Ang lumabas guys, dalawa. Yan, 1996 at yung unod, 1996 din. Yung una is 6% lang at yung pangalawa is 1.4 po. So, survey ito guys, ano. Pakicomment nyo guys kung ano-ano po yung kung ano sa dalawa yung hawak ninyo ng year 1996 dyan. Kung ito bang yung may mint mark o yung walang mint mark. Kasi ito pong ating hawak is yung may mint mark, ano, yung ginawa sa Central Bank of the Philippines. Itong 6% dito, verse 1, without designer. Conditions below, shoulder. Ito po yung gawa sa RCM sa Canada. 6% ang value rito guys is sa very fine condition is 25 pesos na ano. Pero mababa pa rin po siya, ano. Pero alam ko marami na mga marami pong mga collection na may hawak nitong yet na 1996. Ayan. Sa akin din pagkakalam, mas marami itong gawa sa RCM. Ayan. Tapos itong pangalawa, yung 1996 din, 1.4% Overs 1 with mint mark and designer. Initial below shoulder. Ito po yung ating hawak na mayroon po siyang mint mark at mababa na po yung porsyento rito, 1.4% lang. Kasi guys, ang ibig sabihin po nito, kapag mababa po ang percent dito sa Lumista, ano po yan eh, madalang po yan. Kaya po ang ating pinagbabasihan dyan. At kahit dito, kahit tignan po ninyo dito yung year na 5 piso na 2006 and 7 and 8, napakababa po ng value rito. Ayan po para sa atin, di ba, yung napaka hard to find na po ng tatlong year na yan. So alam din ang Lumista yan, updated po sila dyan. So ito yung ating pong hawak 1996, wala pong may value rito. So ibig sabihin po nito, wala pong naglagay ng kanilang coin na may mint mark dito. So para sa akin guys, ito ang collection ninyo, ito po ang targetin, no, yung 1996 na mayroong mint mark. Ayan guys, huwag po ninyong kakalimutan i-comment kung meron po kayong kung alin dito sa dalawa para ma-survey ko kung ano talaga, kung totoo nga bang madalang na itong 1996 na merong mint mark. So until next time po guys, sa mga bago dyan
Huwag po niyo kakalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated. So until next time po, God bless you all. I'm out.